Maraming CPA ang hindi nakakaalam nito eh. At maraming nakakaalam na tinitake for granted lang itong sinasabi ng bagong commissioner ng BIR na si Bossing Lumagi. Sabi rito is involved daw yung mga CPA. Ayan na. Involved. Ngayon, dahil involved yung mga CPA, ito ho yung kanyang pangako. Okay. Meron daw war. Pag may war, definitely may mamamatay. At sinasabi niya rito, may tatlong taong mamamatay. Yung buyer, yung seller, at yung pangatlong tao, and ang ginamit eh, CPA. Hindi ka ba natatakot kung CPA ka? Na isa ka sa papatayin. May war. Pag may war, merong lethal weapon na gagamitin. At gagamitin ito sa tatlong tao. Buyer, seller, at CPA. Okay? Alam na ng BIR commissioner na yung mga CPA ay involved. Tingnan nyo yung mukha niya. Okay? Very, very focus. Nasa fighting mode. So, pipirma ka, CPA ka. Ako, CPA na ako. Pareho tayo. Explain ko sa inyo yung war against CPA. Wala akong magagawa sa war against buyer. War against seller. Doon tayo sa war against CPA. Oh, so kung CPA ka, para sa iyo to. Kung may kamag-anak ang CPA, i-inform mo yung kamag-anak mo. Kung nag-e-empleyado ka ng CPA, inform mo yung empleyado mo. So ano ang hinahanap ng ating BIR sa mga CPA? Papakita ko po sa inyo ano ang gagamitin ng ating BIR commissioner. Ito po. Ipakukulong daw niya under section 253 yung mga CPA. Ano ang problema ng CPA? Yung daw CPA ay willfully aid. Willfully. Ah, sila yung mga mastermind. Kumbaga sa mga krimen o kriminal na organization, sila yung taga-isip. Sila yung boss. Anong gagawin natin, boss? O ganito, nanakawan yung bangko, ha? Ganito. Ganito papasukin yung bahay. Yun ho ay willful aids. Ayun daw. Second, abets. Ibig sabihin, siya yung isa sa mga nagpupush at sila yung accomplish. Ano yung ina-accomplish? Kasulat din dito. Ang ina-accomplish is commission of a crime. Commission of a crime. So, anong crimes or crime yung kinumit para magkaroon ng war against CPA? Okay. Ito po. Ang war against CPA. Tuturo ko sa inyo. Ayan. Yun daw, independent certified public accountant na nag-certify ng financial statement ng isang business enterprise. Ayon. Gumawa daw ng misstatement of facts. Number one yon. Number two, omission. Ayan. Omission, ano yung inomit? Transaction, taxable income, deduction, exemption ng kanyang kliyente. Maliwanag yon. Dalawa po yung problem ng mga CPAs na nagse-certify ng financial statement. Ang susunod nating pag-uusapan, yung mga financial officer, yung mga empleyado na ang hanap buhay ay accounting manager. Empleyado siya, accounting manager, o kaya finance manager, na involved sa paggawa ng financial statements, sa books of accounts, at saka sa paggawa ng evidence. Ngayon, itong mga CPAs na binabanggit dito, misstatement of facts. Ang tanong is, ano ba ibig sabihin ng misstatement of facts? Kasi tagal-tagal nyo ng CPA, hindi nyo man lang iniisip kung ano yung misstatement of facts. Sabi, ano yung omission? Ayan, marami yan sa 3,000 yung mga taxpayer na nakarehistro sa Philippine Contractors Accreditation Board.
Kung isa ka sa mga CPA na pumipirma ng financial statement ng mga contractors ng DPWH, ng mga local government units na gumagawa ng karsada, building ng gobyerno, eh mag-iingat ka kasi may war against CPAs. Okay? So, sa susunod na video natin, pag-uusapan natin, ano-ano ba yung mga misstatement of facts? Para mas ikaw CPA ka, 10 years imprisonment yan. Or ano yung omission? Pag-uusapan natin yan. May BIR regulation yan. Yun ho yung pag-uusapan natin at doon ka huhulihin. So sa susunod, sumama ka sa ating video. At kung meron ho kayong problema, meron ho tayong binibiling mga templates para ho sa mga deficiency tax assessment mo, katulad ng VAT invoicing requirement, katulad ng disallowed input tax, ayan, disallowed expenses, ayan, marami ho tayong templates para dyan, pwede ho kayong bumili. At para ho dun sa mga gusto ng tamang bookkeeping, meron ho tayo dyan mga binebentang libro. Ayan, BIR bookkeeping for, tax bookkeeping for BIR compliance. So with that mga ka-taxpayer ko, masayang hanap buhay, masayang kabuhayan, masayang buhay sa iyo mga ka-taxpayer kong minamahal. Peace and happiness be with you. See you in my next video.